Hello, Mayumi. Pagod lang sa ating trabaho ng buong linggo. Nagkasya na din sa kanya yung kanyang mga sombrero at mga headband. Medyo tumigas na yung kanyang ulo. Tumigas na yung ulo ni Mayumi. Hindi na nakikinig. Medyo tumaba-taba na din siya ng konti. Siyempre, gatas ng nanay is the best. Time check tayo guys. Alas 3 ng hapon. At ngayon pa lang kami magkikwento-kwento ni Mayumi. Hello everyone. This is what mother's milk does to Mayumi. Ayan guys, mabilog. Tapos nawala na yung kanyang bunganga. Nawala na yung kanyang liig. At nagkaroon ng, ng taba ang kanyang chin. Ayan, nakita nyo. Ay, sarap ng tulog niya. Magtatatlong oras na yan, guys. Oh, nag-smile pa. Ang cute, cute, cute. Kunin natin yung order dito ni Ma'am, para isahan na lang yung sa Australia at saka kaya. Cover ang bintil na swimsuit. Lingerie na lang. Hello guys! Maayong hapon sa inyong tanan! Maayong hapon, Jensen! Yahoo! At happy Sunday nga pala sa lahat dahil ngayon ay tumataginting na linggo. At habang tulog si Mayumi, ako'y andito sa labas. Pinalabhan ko kasi sa kapatid ko pala itong stroller dahil sobrang ganda niya pa guys, parang brand new pa. Pero meron lang siyang mga, ayan, panagkalawang. God forbid na matetanos si Mayumi dyan, no? Pero hindi naman, kasi dito lang naman sa loob, wala namang access sa bakal. Pero sobrang ganda patingnan at parang bagong-bago pa. Etong stroller na to ay kay Calbee pa. Ayan, imagine 4 years old na si Calbee ngayon. Pinalibhan ko sa kapatid ko at nagmukhang brand new. So grateful tayo at may mga kapatid tayong pwede pa nating mautusan. Tamang-tama at natuyo na rin siya sa init ng araw. Ayun, kasi kanina, sabi ko sa kanya, labhan niya na habang maaga pa. So ilagay natin medyo dun sa init. Meron pang init konti. At, para medyo mas mainitan pa talaga siya. Okay. Ayun. Ayan, lagay natin konti dito sa init. Wala namang nakapark. Ayan. Para mas lalong matuyo pa. Tawang-tawa ako guys kasi kaka-upload ko lang ng aking episode. About dun sa Sabado. Ginawa namin kahapon ng mga bata. And merong mga several comments dun na napansin ninyo na nag-comment back ako. Ngayon ay hindi ako magsasabi na lagi ko kayong sinishare, lagi ko kayong sinasabihan na huwag kayong mabigla kung sumasagot ako sa mga comment. Lalong-lalo na yung may mga comment na kasagot-sagot. Okay? Vlogger po kami, pero hindi kami manhid. Hindi po kami manhid at ini-expect nyo na magpakitang tao kami sa inyo at hindi kami magsagot dahil natatakot kami na mag-unfollow or mag-unsubscribe ang mga tao sa amin. Hindi ko alam sa ibang vlogger, pero ako, kung ayaw mo sa akin, hindi kita pilitin. Kung ayaw mo, hindi ka na-enjoy sa video ko at wala kang nakita na kapasapasalamat sa mga video ko, wala kang natutunan, hindi ka nakarelate, okay lang. Hindi man ako ang klase isang tao, guys, na ginapilit yung mga... Hindi mo man yan mapilit. Unang-una, hindi po napipilit ang panonood ng mga video, okay? Alam ko, hindi ko na dapat minimension to kasi this is so basic, right? We are all mature people. Alam ko, lahat kayo na nanonood dyan ay talagang mga mature na at marami na rin kayong napagdaanan sa buhay. At hindi kayo yung klase ng tao na pwedeng pilitin kung panoorin yung video ng tao or hindi. So, pag hindi kayo nakarelate, okay lang. Pag nakarelate naman kayo, you are welcome. Yeah, comment okay. Nga na ang unang comment doon, maganda naman yung pagkasabi niya. Ang sabi niya doon ay meron daw mga benta na mga breastfeeding covers. Unang-una,
hindi ko sinasabing wala tayong breastfeeding covers kasi sa rami ng mga nagbibigay at sa mga pagpapasa-pasa ng mga napaglumaan or mga pre-love, meron tayong mga available na nursing covers. Ang tanong, gusto ko bang mag-cover while nursing? Yun yung tanong dun, guys. Okay? So, may nag-comment doon na may mga available daw na nursing cover. Tapos, merong nag-comment back na hindi ko daw alam yung nursing cover kasi taga-bundok daw ako, guys. Okay lang, walang problema. Kasi yung mga ganyang klaseng comment, halata na sobrang bitterness nila sa buhay ba. Yung parang dapat iba yung YouTube ninyo kasi parang ang punong-puno ng negative yung ulo ninyo. Hindi naman natin ma-deny noon ang isang tao. Meron talagang negativity here and there. Pero may mga tao talaga na parang feeling ko natutulog at nagigising with bitterness. So yun yung sabi niya. At yung isa pa nag-comment is awkward. Merong word na awkward. Ay, kung ako na nagapadede, ako I don't feel awkward. This is my kid, I am feeding. Kung awkward ka habang inapanood mo yung video, skip mo na lang. Like I said, hindi man ako nagapilit. Guys, napanoorin nyo, hindi ko man yung ginapang dutdutan sa mukha ninyo. Natingnan nyo yan, nag-breastfeeding ako. Siyempre, hindi pwede na habang mamaya ko lang pakainin si Mayumi, kaya mag-vlog pa ako, hindi pwedeng ganyan. Pag may mga bagay akong gustong i-share sa inyo, i-share ko yan regardless if I'm breastfeeding. Meron na tayong mga reaction na ganyan. Wala pang nipple yun. Nag-react na ang mga tao. Sobrang perfectionist. Sobrang perfectionist. At naku, parang alam mo yun, parang ang daming problema sa mundo. Pinoproblema mo talaga yung breastfeeding ko. Meron pang nagsabing isa doon na, meron pa nga pala nagsabi no, na tabunan mo kung mag-breastfeeding ka, kayo look more decent that way. Anong alam mo sa more decent? Anong alam mo sa decente? Hindi ko talaga maintindihan. May iba talaga mga tao na ganyan, guys, no? Na instead na sabihin na it's happy, we are happy na nakikita nyo yung baby na nabubusog, nakakakain, dun talaga sila tumitingin sa mga mabababaw na bagay. More decent in what way? What is bad sa pagpapadede ng bata? Ha? Ano ba yung nakita nyo doon? Ano ba yung nakita mo na kahindik-hindik para sa'yo? Ay, naku. Yan ang problema kasi hindi natin tanggapin, no? Hindi ko talaga sabihin sa mga anak ko na it's a yucky thing. Ang mga anak ko, guys, tatlong lalaki yan. Hindi ko yan sila palakihin na mag-isip na it's a yucky thing na magpadede ng isang bata. It is a very natural and normal thing to do. Let's face it, guys, no? In this world that we have, we should understand that people have their rights and their own opinion. And when they are standing on their own opinion, we have to respect that. If you find that this is my space, okay, and I am doing things that I am comfortable with, hayaan po natin yung tao, okay? Kasi ako, may choice ako, may choice din kayo. Ngayon sa mga nanonood dyan and you find it offensive or awkward, ang natural na bagay na pagpapadede sa isang baby, okay? It's okay. I'm not telling you that it's wrong. Pero do not tell me to do it otherwise. Do not teach me how to parent my children. And do not teach me how to raise my own kids. Okay? Napaka-ipokrito ng ibang mga tao ba? Feeling perfect ba? Dami ko si O ng mga pugita. Ang tangali, ang hapon-hapon na. Pero nagyaw-yaw na tayo dito. Ayan na yung mga anak ko, guys. Get the broom, anak, and you sweep the dry leaves. What's that? I don't like those. Flies are disturbing you. But they're not there. We have to ask permission, remember? But you have your bike. Why don't you use your bike? So, lumabas yung mga bata, kakagising lang nila. At unang ginagawa ni Calbi ay magdilig ng kanyang halaman. Is that your job now? No. Is it your job to water the plants? No. So why are you doing it? Then it's my job. Not your job. It's my job to make bubbles. It's okay. Your brother already poured it. Come on, water the plants properly because it's already dry. Can I make for me? Because for me, I didn't blow. I'll make it later. Alright? We made pool! We're not making any pool, okay? Mom! But everything else, our plants are dry. Alright.
Pag kinausap ko pala yung tatay ni Kuya Cahil ngayong araw, guys, kasi malapit na pala yung summer. Yung summer ni Kuya Cahil ay magsa-start ngayong April. April siya magsa-summer. So, pinag-usapan na namin kung anong plano. Kasi, originally, ang gagawin dapat is 2 buwan si Kuya Cahil dito sa Pilipinas para mag-spend time with me and his siblings. Pero, nakiusap yung tatay ni Kuya Cahil na hatiin namin yung 2 buwan kasi gusto niya magkaroon pa ng intense training si Kuya Cahil during the summer na sunod-sunod or araw-araw na training. Kasi kapag may pasok kasi, ano lang yung training niya, weekend. So, it would be good kapag na-enroll siya sa isang intense training na araw-araw. It will be good for him. And lalong-lalo na ngayon na pinaprocess na ng tatay niya dahan-dahan ang pag-compile ng kanyang mga photos and videos just in case kailangan or may magtanong ng kanyang short video clips on how Cahil trains on soccer. Meron siyang maibigay or maisubmit. So, napansin ko sobrang focus yung tatay ni Cahil, no? And by the way, kung hindi ko na-mention sa inyo, guys. Chico, remove your hand from your brother. Chico! Alam nyo, guys, si Chico ang pinakamaliit sa kanilang magkakapatid, pero grabe. Parang batang kiyapo. Parang miyembro ng ano ng team ni Coco Martin. So anyway, kung hindi ko na-mention sa inyo, bata pa lang yan, kakapanganak ko lang kay Kuya Cahil. Or kahit yung buntis pa kay Kuya Cahil, pangarap na talaga ng tatay niya na magkaroon ng lalaking baby. Or first child niya would be a boy. At hindi na siya nagplano pa na masundan, kahit nung kami pa, okay? Parang wala na siyang plano ng 2 anak. Gusto niya isa lang at lalaki kasi gusto niya mag-focus at maibigay ang lahat. Hindi ko lang alam kung may nagbago over the years, syempre, kasi that was 11 years ago. Pero, nung nagkaroon na kami, nung nandiyan na si Kuya Cahil, ay talagang at sobrang tuwa niya at dahan-dahan niyang minold si Cahil para maging soccer player. Paano? 2 years old pa lang siya, sinasama na siya ng tatay niya. Nung nasa Thailand pa kami nung nakatira, 2 years old pa lang si Kuya Cahil, sinasama na siya ng tatay niya para sa manood ng mga laro ng tatay niya. Kasi yung tatay niya that time, teacher, nakikipaglaro din sa mga kapwa teachers ng soccer. So, sinasama na siya at age 2. Okay? Age 2, age 3, na-expose na talaga siya sa larong soccer. Nung tumuntong siya ng age 4, guys, in-enroll na siya that time sa mga soccer academy sa Thailand during weekends. So, imagine, nag-train na si Kuya Cahil age 4 hanggang ngayon age 11. Pero yung mga magagandang trainings niya is nangyari sa Thailand. Nung pumunta kami ng Uganda, may training sila pero hindi naman ganun kaganda. Kapag pumunta naman siya dito sa Pilipinas, hindi naman din siya nakaka-training kasi wala naman tayo ditong well-known na soccer training, soccer pitch or soccer coaches dito sa Jensen. Ewan ko kung meron pero wala akong nakikita or wala akong kilala. So unlike dun sa Thailand na sobrang daming kilala ng tatay ni Kuya Cahil, diba? So ngayon na nagpapakita si Kuya Cahil ng sobrang interest, hindi ko lang alam dahil na-mold ba siya ng maaga or dahil yun talaga yung gusto niya, pero nag-e-enjoy naman talaga si Kuya Cahil. Makikita niya yan soon kapag bumalik ako ng kapag nakapunta tayo ng Thailand para manood ng kanyang training. So tuwang-tuwa yung tatay niya and now he is very persistent. Ayan. At ngayon, sobrang persistent siya na ipagpatuloy ang pagtitrain kay Kuya Cahil. Ang daming nagbago since Kuya Cahil decided to go back sa Thailand, na enroll siya ng maayos sa soccer training niya. Hindi lamang weekends. Kung weekdays, nagtitraining siya kasama ang tatay niya. Kung wala naman siyang training during weekends, like meron siyang mga break time, pumupunta sila sa park at nagtitraining din sila as a form of bonding ng tatay niya. Other than that, nagkaroon din siya ng another intense muscle and something. Nagkaroon din siya ng another training na it has something to do with sports pa din. Nakalimutan ko na yung pangalan. To build Cahil's energy when it comes sa sports. Okay? So ngayon, yung latest na pinag-usapan namin recently is baka lilipat nga sila ng ibang bansa para mas mapalapit si Cahil sa mga well-known na soccer academy. Kung mangyayari man yun or hindi, of course, it has a big chance to change pa kasi depende pa yun sa mga arrangement, depende pa yun sa pag-process ng visa and everything. For now, yun pa lang yung pinag-uusapan namin. But since umabot sa point na naisipan ng tatay niya na hatiin namin yung summer, I feel like it will be a good opportunity for me na pumunta ng Thailand.
I miss the country very much. Sa mga hindi nakakaalam, I stayed and lived in Thailand for 10 years or 9 years as a teacher, a full-time teacher. And also, I had short, yan, benta-benta din nung nasa Thailand ako. And I have some few friends there as well. So, babalik doon, ang dami kong reason para pumunta doon. Of course, top one doon is para makita si Kuya Kahil training extensively. I really want to see him train on the pitch. I want to see how he is now as an 11-year-old na naglalaro ng soccer with other children. I want to see how he socializes with other soccer players. And I want to spend time with Kuya Kahil as well. So, if ever man talaga na matuloy na hindi siya makaka-uwi dahil magte-training siya ng soccer, then I might go and visit Kuya Kahil there as well. Lollipop? Not lollipop, snacks. What snack? Mama, I love lollipop. Mom, I want to go back. You want to go back now? Yes. Okay, turn. Grabe, maka-utos, guys. With who? I don't have money. Where do I put my what? Money. What do you need with it? I need to buy a ano ng merienda ang mga bata. Hi. So now where do you put your money? Okay, let me look for money, okay? Okay, Chico? Okay. I'm going to look for what? Mama, money. Money. Can I look money with you? No, mama, it's for me. Jesus. Put on the side. You have to park. Park. Uh-huh. You park first. I see airplane. Park first. You see airplane? Yes. Where is it now? How did the airplane go? Shoo. Are you hungry, Chico? Yes. Let me see if you're hungry. Where? I'm so hungry. Mama, what's that? Where? That's dirty. Don't touch it. It's for the motorbike. Alright, walking every day, walk along the way. Alin si Bobby? Si Calby, guys, nang tatampo na naman. Si Calby talaga very, very moody. Parang ako, sa akin nagmana yan. Si Chico naman nasa likod ko, sumusunod kasabay ang kapatid ko. So, mag-walking muna tayo dahil ang ganda ng panahon ngayon. At it's already sunset. The sun is setting. Ayaw kasi mag-bike ni Calby kasi wala naman siya nakikitang playmates. Pero dito medyo maraming mga bata na naglalaro at nagbabike. Ay! O nga pala, maraming nagtatanong din pala sa inyo, no? Anong update sa bahay ko sa Uganda? Okay, so last ko na-update dun, guys, ay pinasok ko siya sa Airbnb. Until ngayon, by the way, that is now October, November, December. 5 months. It's now 5 months na nasa Airbnb ang bahay ko sa Uganda. Under Airbnb siya. And I'm happy kasi yung pinagkakatiwalaan ko sa Airbnb or sa bahay ko ay talaga namang maalaga sa aking property. I would show you guys. Isasend ko sa inyo dito yung listing ko. Ilalagay ko sa gilid para ma-imagine ninyo. And I will also put the link down below para ma-visit ninyo ang aking Airbnb listing. Ang ganda na ng sunset.
Then another thing is ilalagay ko rin dito. Kung gusto niyo mabisita yung aking Airbnb link, makikita niyo diyan na nagkaroon na tayo ng mga guests. For the past 5 months, ang pinakamarami kong guests na nakuha is during the month of December kasi merong mga guests or mga visitors sa Uganda na nag-travel and they were able to book my property. So, meron sa kanila na nag-iwan ng kanilang mga reviews. Ayun. So, hindi rin pala madali pag meron tayong Airbnb business. Kasi sa Airbnb, dapat marunong ka at ready ka mag-maintain ng iyong property. Hindi pwede na pasok lang yung pera. Kailangan talaga meron ding lumabas. Kasi you have to fix your property kapag merong sira, kahit maliit lang yan. And also, you have to add on some features sa bahay mo para naman mas madali siyang mabook kapag merong mga naghahanap ng property. Katulad ng sa bahay ko, umalis ako sa bahay ko, wala akong hawakan ng tissue, walang lagayan ng tissue, and also wala rin akong lagayan ng sabon. Upo tayo di sa gilid. Ayan, tulog si Mayumi. Ayan si Mayumi guys, tulog na tulog. Kasi ang buhay namin ni Mayumi, lagi kaming umaalis. Kaya kapag ka alam niyang gumagalaw or bit-bit ko siya, mabilis siyang nakakatulog. Ambok-ambok na siya, guys. So anyway, iniwan ko yung bahay ko sa Uganda. Wala siyang, sa toilet noon, wala siyang mga tissue holder, walang soap holder dun sa property ko sa Uganda. Pero nung iniwan ko siya for Airbnb, nagsuggest yung aking manager na kailangan siya ng dagdagan ng mga ganong features para mas komportable sa mga guests. And yes, of course, she's right. Kasi di ba pag pumupunta tayo ng hotel, talagang importante na merong tissue na malapit lang. Ayun, madali lang natin makuha yung tissue. Pag naliligo tayo, meron tayong lagayan ng sabon. So I was able to add that. Ano pa ba yung dinagdag ko since umalis ako? Nagdagdag kami ng clothes hanger or clothes line na at least maganda-ganda naman. Hindi katulad nung sampayan namin ni Auntie Christine kasi ang dami naming mga damit that time. Pero this time, since mga short stay lang yung mga guests, okay na kahit maliit lang na sampayan. Kailangan ko ding magdagdag very soon ng maliit na coffee table sa ating dining room. So yun pa yung binabudgetan ko guys. Kasi hindi naman pwede na sabay-sabay lahat yung gastusin kapag ka merong kailangan. She also suggested, the manager of my Airbnb in Uganda or my home in Uganda also suggested na maglagay ng mga hanging plants at saka pots with plants sa aming balcony. Meron naman ako yan before nung nandun kami ni Auntie, lalong-lalo na kapag maliit na malunggay tsaka yung tanglad. Kaso, lagi ako namamataya ng halaman. Ako naniniwala ako talaga na merong mga tao na green thumb at merong mga tao na black thumb. Yung namamatay yung halaman sa'yo kahit na anong gawin mo. So, etong manager ng aking Airbnb, she's really good in taking care of the plants. So, sabi ko sa kanya mag-go ahead kasi kahit ako gusto ko na merong plants sa balcony or sa bahay kaso namamatay lagi sa akin. So, I ask her na mag-update ng mga bagong photos, kung ano na yung mga naidagdag namin sa property since we left Uganda 5 months ago. But so far, so good. Ang ganda ng mga reviews. Ayan, ang ganda. Importante na malinis yung property. Pinaka-importante yan. Location was really, really good for that home of ours na nasa Uganda. Kaya wala naman akong takot, no? Kasi yung location yun, napakaganda. Malapit sa palengke, malapit sa hospital, malapit sa grocery, sa shopping mall, sa national highway. Sobrang ganda. At hindi ma-traffic doon na area. So the cleanliness was on point, the location was on point. Now I am very sure na lahat ng mga gamit or key appliances were complete or are already complete. Kaya malaki yung chance na talagang mabook. Kaya nga lang, dahil bago pa lang tayo sa Airbnb listings, hindi pa tayo masyadong napapansin compared sa iba. Pero I am very positive na this year, we will be able to get more guests sa ating property. Big and small. Wet and dry, hot and cold, crying and laughing.